Dumating na nga tayo mga kasama dito sa City Hall ng Lungsod ng Davao. Ito ang isa sa pinakamagandang pasyalan dito sa Davao City. Hello Universe! Hello Davao! November 28, 2023, opisyal na binuksan ng City Government of Davao ang Pasko Fiesta. Samantala, dinagsabi ng mga Davaoenyo ang sabay na inilunsad na Christmas tree lighting sa Davao City Hall. At ngayon, naabutan natin ang magkasintahan ni Sinabik Almendra sa Jowa ni Bara na taga-buhangin dito sa lungsod na masayang nagsiselfie si Christmas decorations. Kumusta naman ang pamamasyal niyo dito sa Davao City Hall? Okay na naman po, eto masayang nanunood at nakasaksi sa ganda ng Christmas decorations dito sa Davao City Hall. Para sa akin, ang diwa ng Pasko ay pagpapakita ng pagmamahal, kabutihan at pag-unawa sa isa't isa. Maliban sa Davao City Hall, hindi rin nagpahuli ang tagong city sa Davao del Norte sa pinaguri ang pinakamataas na Christmas tree sa buong Pilipinas. Kung saan ngayong taon may taas ito ng 198 feet na may 118,800 LED lights. Sa Davao de Oro naman, kinasasabikan na Davaoenos ang second festival of lights ng Mabini at Liwanag Festival ng Mungkayo. Bukas na rin ang holiday market sa Kapitolyo ng Davao Oriental kasabay ng kanilang Christmas tree lighting noong December 1. At ang first lambdag festival sa Santa Cruz Davao del Sur kung saan bida ang kanilang Christmas village. Maging ang Davao Occidental ay naghahanda na sa kanilang mga pasabog ngayong panahon ng Pasko. Malipayong Pasko ka natong tanan, sana'y lagi natin itong tatandaan. Jesus is the reason for this season. Mula rito sa DXDC RMN Davao para sa RMN Paskong Pinoy. Ito si Radyoman Renz, Barbarona, Tatak RMN!